Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay, dito lang sa Tamokski TV. Ano ka mo? Wala ka ng trabaho? Nasa pool ang kanyang tiyain ng sarili nitong noo matapos tanguan ni Mariano o mas kilala sa tawag na Marian. Pasensya na po kayo, tita. Pwede naman akong tumira dito sa inyo, hindi ba? Habang wala pa akong matutuluyan. Maghahanap pa kasi ako ng bagong trabaho, sabi pa niya sa tiyain. Namababakas namang biglang nagdalawang isip sa kanyang sinabi. Sa ibang bansa ka ulit maghanap ng trabaho, Marian. Para naman malaki pa rin ang kita mo. Ngunit maya-maya ay nakangiti at tila nasasabik pang sabi nito. Umiling naman ang beking si Marian. Ano? Napatayo ang kanyang tiyain dahil sa sinabi ni Marian. Ano naman ang makapapala mo rito, Mariano? Isa'y pa lang, kulang na ang sasahurin mo rito sa Pinas. Sinong gusto mong bumuhay sa iyo ngayon? Kami? Nanggagalaiti pang sabi nito na ikinabigla naman niya. Pero tiya, matagal na panahon namang ako ang bumubuhay sa inyong buong pamilya, hindi ba? Nalulungkot pang katuwiran ni Marian. Nalalong ikinagalit ng kanyang tiyain. At isusumbat mo yon? Lumayas ka rito sa pamamahay ko! Hindi ko kailangan ng isang palamunin dahil wala akong makikita sa'yo! Layas! Hiyaw pa nito na ikinaluwa na ng tuluyan ni Marian. Sa loob ng halos 10 taon ay naging mabuti naman siyang pamangkin, pinsan at tiyuin sa mga kaanak niya. Ngunit ngayon ay walang naiisa man sa mga ito na gustong kumupkup sa kanya. Wala na rin kasi silang makikita sa kanya ngayong hindi na siya isang big time na OFW. Dahil doon ay hindi na nagdalawang isip pa si Maria na lumipad muli papuntang France upang asikasuhin ang negosyong iniwan sa kanya ng kanyang amo na siyang nagturing sa kanya na parang isang tunay na anak. Hindi naman kasi totoo ang sinabi niya sa kanyang tiyahin na ngayon ay wala nang tindahan ng mga lahas na pinagtatrabahan niya noon. Dahil ang totoo ay pinamana na iyon sa kanya ng kanyang amo. Tulad niya kasi ay wala na rin itong mga kaanak at siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan nito. Maging ang lahat ng naipundar nitong ari-arian, bahay at pera sa bangko ay sa kanya nito iniwan. Na siyang dahilan kung bakit ngayon ay matatawag na ni Marian ang kanyang sarili bilang isang milyonaryo. Pinagyaman niya pang lalo ang lahat ng biyayang kanyang natanggap. At kalaunan, ang tindahang pinaglaanan niya ng sipag at tiyaga ay naging isang malaking kumpanya na ngayon ay kilala na sa iba't ibang bansa dahil sa ganda at kalidad ng kanyang mga obra. Lalo pang yumaman si Marian na bagamat hindi na nag-asawa ay nagkaroon naman ng mga anak sa pamamagitan ng siyensya. Huli na nang mabalitaan ng kanyang mga kaanak ang nangyari kay Mariano dahil tuluyan na niyang nakalimutan ng mga ito. Kaya nang siya ay magpasyang manira na lang muli sa Pilipinas ay nagkukumahog siyang puntahan ng mga ito upang pakiusapang muli silang tanggapin bilang kanyang mga kapamilya. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin sa iyo, Marian! Umiiyak na anang ng kanyang tiyain. Kahit nang totoo ay wala naman siyang nakikitang luwa mula sa mga mata nito. Talagang magulo lamang ang utak ko noon at hindi ako nag-iisip dahil nabigla ako sa balitang sinabi mo kaya nagawa ko yun. Dagdag pa nito sabay luhod na animo inaapi niya. Ngunit labag man sa puso ni Mariano ay hindi na niya pinabalik pang muli sa buhay niya mga kaanak niyang ito. Nanariyan lamang tuwing siya ay mayroong maibigay sa kanila ngunit itinatapul siya sa tuwing siya ay maghihirap. Ngayon ay tuluyan na niyang pinutulang ugnayan niya sa mga ito na siya naman pinagsisiya ng mga ito sa uli. Tunay nga na mapapansin lamang tayo ng mga kamag-anak natin pag tayo ay umaasenso na. Pero pansin mo ba na pag wala kang pakinabang sa kanila, ay kulang na lamang ay lait-laiting ka o kaya naman ay gaya ka. Pero ito lang ang inyong tandaan. Dahil hindi lahat ng kamag-anak natin ay katulad ng pag-uugali sa kwentong ito. Dahil kahit pa paano ay may mga kamag-anak pa rin tayo na maganda ang trato. Kahit na alam nilang wala din tayong kakayahan. Kayo, anong klase ng kamag-anak na meron kayo? Comment down below para naman mabasa ko.